Dahil po sa paghihigpit noong panahon ng mga quarantine, bumaba ang bilang ng mga nagdo-donate ng dugo sa bansa. Kaya sabay sa World Blood Donor Day, may mga katuwang ang GMA Kapuso Foundation sa pagpapalakas muli ng blood donation. Bago pumanaw ang anak ni Cecil na si John dahil sa cancer, hiniling daw nito na tumulong ang kanilang pamilya sa mga taong hindi kayang magbayad para sa processing fee sa pagkuha ng dugo. We gathered all the contributions from our friends and family and we promised them that we would donate all of the proceeds to Red Cross. Ang Philippine Red Cross ay tumatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Blood Samaritan Program upang makatulong sa mga indigent patient na walang pambayad ng blood processing fee. Noong June 14 ay World Blood Donor Day at bilang pagdiriwang, nagsagawa ng MOA signing ang GMA Kapuso Foundation, Junior Chamber International o JCI at Philippine Red Cross ng One for All Nationwide Bloodletting Activity. 4 years na nakalipas, sinimulan tong project 2018. So after nung pandemic, di po tayo makakuha ng dugo. So ngayon, sobrang masaya po tayo na nakapagsimula ulit tayo. Nalaman namin during our research na kulang talaga ang dugo natin here in the Philippines. No? So right now, awareness na okay lang naman eh, hindi naman ikakasama ng katawan. Kaisa rin natin dito ang Armed Forces of the Philippines. Ito ay isang paraan para maipakita natin sa tao ang pagbibigay ng proteksyon. At ito ay sa pamamagitan ng pagliligtas ng buhay, lalo na yung mga nangangailangan ng dugo. Sa kabuuan, nakalikom tayo ng 1,147 at 47 blood bags. Ang dugong makukuha natin dito, mapupunta po ito sa iba't ibang mga Red Cross blood service facility. Thank you so much po sa mga nag-donate, lalo na ngayon na ang daming mga Pilipino ang medyo nahihirapan na mag-donate monetarily, you can still help by donating blood. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaaring magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada.